Okay, everyone, good day. Welcome to our channel, Dr. AP Santua, tutorial for math and science. In this section, we'll talk about a module in mathematics for grade 10. So, first quarter. Proceed to number 4. Tanong po dyan, what is the 7th term of the sequence? So, meron pong given na sequence, kinatanong tayo, ano yung 7th term? So, yan po yung number 4. So, ano daw yung pang-pitong term. 7th term. Ano daw ito? Yan ang tinatanong. Ang given, meron pong given na sequence, you know, may given na sequence, take note, may given na sequence, nth term. Yung nth term ay ganito daw yung nth term ng sequence. An. Ang an po, yan po yung term ng sequence na given. So, an. So, yan yung term ng sequence na given. So, sequence ang given, ha? Take note, ang given is sequence. Hindi po sinabing arithmetic sequence, kundi sequence lamang. Okay? Magkaiba po yung sequence saka arithmetic sequence. Kasi ang sequence, maraming pangalan. Mayroong geometric sequence. May harmonic sequence. May arithmetic sequence. Maraming pong klase ng sequence. So, ito ay sequence lamang. At ito yung formula, yung algebra niya. Yung formula. So, ligay natin. Isulat po natin. Yung kanyang formula, ano nakalagay dyan? N squared minus 1 divide by N squared plus 1. So, ang pinakamadali po nitong gawin, kung ganito ang tinatanong, 7th term, N term. So, gawin po natin sa ganitong mga klaseng tanong. Yung pong given na to 7, ipalit po natin sa N. Yung lahat ng n dito, palitan natin ng 7. 1, 2, 3, 4, 4 yan. Palitan natin ng 7. Okay, palitan natin ng 7. So, mangyayari niyan, ito magiging 7, 7th term na ngayon. Ano daw yung 7th term? Ito daw yon. Ito po yung 7th term, yan o, pang 7. Kung ito 7, papalitan natin, squared minus 1, at yung denominator, n din yun, papalitan natin, mayroon ding squared, plus 1 naman, okay, pwede na natin itong isolve ngayon, 7 multiplied by 7, minus 1, 7 multiplied by 7, plus 1, ang answer po niya is 49 minus 1, therefore that is 48, divide by 49 plus 1, that is 50, ilagay lang po natin sa lowest term. Ang lowest term nito ay divide sa 2. Divide sa 2, 24. At yun sa dalawa, ilan? 25. So, yan po yung ating sagot. Hindi natin alam kung anong letter yan. So, tingnan po natin. 24 over 25. So, letter A po ang ating sagot sa number. Therefore, ang sagot sa number 4 is letter A.